May napapalitan na ba kayo? Sino yung may birthday ng December? Sino may nabalitaan na kayo? May nangyayari na? 1 week na ngayon. Tuloy na yung pangarap ko para sa inyo na magkaroon ng cake pag birthday. Nangyayari na. Tingnan niyo sa Facebook. Pumunta kayo sa Facebook. Meron ako nakita isang account. Cake My Day. Di ba naalala niyo? Pinangako ko yun. Nung kampanya. Meron pa ako isang pinangako. Ha? Meron pa ako isang pinangako. Mag-fill-up na kayo ng form sa Paymaya. Oh, sa mga senior. Sa mga senior. Bakit? Di ba sabi ko dati, dadali natin ang Makati sa Maynila. Naalala niyo? Kaya, next year, January, pensyonado na ang mga senior. Sino sa inyo nag-aaral ang anak sa UDM? Meron na rin silang allowance. Sino sa inyo mag-aaral sa PLM? Meron na rin silang student allowance. Ito hindi ko sinabi. Pero, mangyayari. Sino sa inyo may anak na grade 12? Kahit grade 12, meron na rin student allowance. Kaya talagang lahat halos ng pera ng pamahalaan binabalik natin sa tao. Ngayon, gusto ko lang sabihin sa inyo na wala akong sinabi na at sasabihin na hindi ko gagawin. Ngayon, nag-alisan na ba mga addict dito? Ha? Meron pa? Meron pa? Pusher? Kriminal? Meron pa? Bakit? 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 Ayaw na ayaw ko. Ayaw na ayaw ko. Mahirap na nga tayo. Pinupugaran pa tayo ng mga kriminal. Taas ang kamay ng mayaman dito. Taas ang kamay ng mahirap. Yun yung punto ko eh. Hirap na nga ng buhay natin. Ang inaasahan na lang natin sa gobyerno, pwede maglakad ang anak natin ng ligtas kahit anong oras ng gabi. Tama? Sino dito naghahanap buhay makaraos lang? Bakit sila adik? Bakit sila holdapper? Sino dito naghahanap buhay para makaraos lang hanggang ngayon buhay pa? Ba't kayo nakakaraos? Yung mga kriminal na yan, batugan yan. Yan ang totoo niyan. Kaya gusto ko lang iparamdam sa inyo, maraming mga politiko magsasabi, para sa mahirap, para sa mahirap. Bibigyan ka lang ng isang supot, kulay kahit, para sa mahirap na. Mga kababayan, baguhin na natin ang ating kaisipan. Pwede tayong mahirap, pero meron tayong dignidad. Basta, total marami naman gagawin ng gobyerno sa pamamahala. Pwede ba ako may regalo sa inyo? Kaya ako may dala, grasya. Ayaw ko nga, may mga disgrasya . Pwede ba ako may regalo sa inyo? Promise?
Promise, ha? Sige. Unang regalo. Pwede ba maglinis naman kayo ng bahay niyo? Kaya? Uy! Kaya? Promise? Sige. O, pangalawa. Dalawa lang regalo ang hingin ko. O, pangalawa. Pagkatapos yung maglinis ng bahay niyo, pwede ba makisuyo, linisin niyo na rin yung tapat ng bahay niyo? Kaya? Uy! Yung tapat lang ng bahay mo! Huwag mo nang pakialaman yung tapat ng kapitbahay mo, chismosa. Yung may masabi lang, yung tapat na lang ng bahay mo. At tingnan nyo, bakit yun ang hinihingi ko sa inyo? Hayaan ninyo, tugtin ko ang obligasyon ko na ubusin lahat ng kriminal, walang ya, mapang-abuso, mapang-isa, dito sa mundong ibabaw, partikular sa Maynila. Para payapa, lalo na ang Pasipo. Pangalawa, gusto ko malinis ang Maynila. Gusto ko panatag ang loob ninyo. Kaya lang hindi ko kayang mag-isa. Kailangan ko ng tulong ninyo. Ngayon, mga kababayan, naniniwala ba kayo na ang kayamanan na ipapamana? Naniniwala kayo? Ang pera na ipapamana? Naniniwala kayo? Ang kahirapan na ipapamana din. Tama? Mahirap ang magulang? Ano ang anak? Mayaman ang magulang? Hindi totoo pala. Then, baguhin natin yan. Bigyan natin ng dignidad ang ating mga sarili. Kahit tayo mahirap, meron tayong dignidad. Kasi malinis tayo sa bahay, malinis tayo sa pamayanan, hindi tayo nang-iisa. Tapat tayo at may malasakit sa kapwa. Yan! Kahit tayo mahirap, may dignidad sa pamumuhay. Huwag kayong papayag na maging dugyot. Squatter na nga tayo. Hindi natin kailangan magmukhang squatter. Tandaan ninyo, mas squatter pa kami sa inyo. Maswerte kayo sa Baseco, walang dumadaan na 40 footer araw-araw. Sa arte, habang natutulog ka, hindi nyo ba yan? Itong mga trakya. Tutulog ka. Ang masakit, nalasing pa yung truck driver. Sinurot pa yung bahay mo. Ganon buhay ang kinalakihan ko, pero ang nanay ko, wari-wari yun. Papang. Ako, Diyos ko, disiplinado yun. Lagi naglilinis ng bahay. Lagi naglilinis ng tapat. Bakit? Pag malinis, mas maiwasan ang sakit. Pag naiwasan ang sakit, hindi na ako bibili ng paracetamol, hindi na ako bibili ng amoxicillin, ng injection. May matitipid akong pera, baka pagpapagawa pa tayong pagawain bayan. Tama? Kaya nyo? Promise? Huwag kayong magputak squatter. Huwag yung payagan ng ibang tao, isipin nila yon sa atin. Totoo, wala tayong pag-aaring lupa. Sige na, sabihin na lang. Pero hindi kailangan ang pamumuhay natin ay yung sinasabi nila. Ibangon natin. Mga kababayan, marami dito, konti na lang ang birthday. Real talk Di ba pag real talk? Sabi ko sa inyo, iba akong politiko. Hindi ako yung katulad ng politiko na nakilala nyo. Na
konting salita lang, kikiligin na kayo. Ako, ginawa ninyong ama. Ang ama, naglalambing. Ang ama, nagdidisiplina. Ang ama, tumutugon sa pangangailangan ng kanyang mga mahal sa buhay. Tama ba? Ako, ang pansamantala ninyong ama. Ang maririnig niyo sa akin ay katotohanan lamang. Pag meron, mag-ari muna tayo. Pag wala, muni-muni. Okay. Mga lolo, mga lola, kung totoong naniniwala kayo ang kahirapan ay papamana, ang kadugyutan, lahat ng nakalakian natin, gagayahin ng bata, papayag ba kayo na magpapantay ang paa ninyo isang araw? Ang ibibigay natin sa anak natin, sa apo natin na lungsod ng Maynila, ay yung Maynilang nakagisnan natin? Gusto niyo ba yon? Oh, edi kailangan gumawa tayo ng kakaibang bagay. Tama? Oh, ito na yung panahon. Pag ako tinulungan ninyo, naging malinis, disiplinado, maayos ang Maynila, susuklian ko yan. Magbubuti ako sa pagtatrabaho para sa inyo. Ako, hindi para sa mahirap. Mahal ko kayo. Yun ang totoo. Mahal ko ang mahirap dahil mas kailangan ninyo ang pamahalaan. Kaya ang tunay na para sa mahirap, pinatataas ang antas ng pamumuhay ng tao. Yan ang gobyernong aasahan ninyo ngayon sa lungsod ng Maynila. Tao muna bago kalsada. Tandaan niyo yan, ha? Huwag na kayong makipag-chismisan. Dito sa Baseco, napakaraming leader. Bawat kanto, gusto leader siya. Tama? Hila dito, hila doon. Huwag na. Focus kayo sa anak ninyo. Focus kayo sa bahay ninyo. Tutukan ninyo ang mga mahal ninyo sa buhay. Para ramdam ko sa inyo, anong tunay na pagmamahal ng isang leader sa mga mahihirap niyang kababayan. Magtulong-tulong tayo. Taas ang kamay ng mga taga-Baseco. O, ang Baseco ba nasa Maynila? Pwede pa tang Maynila na kayo? Tama? Walang magmamalasaki sa ating mga batang Maynila, kundi tayo rin kapwa batang Maynila. Tandaan ninyo, mga taga-Baseco, isang araw, isang linggo, isang taon, mararamdaman nyo rin, mapapansin nyo din, sino ang ginto, sino ang tanso. Basta po, mahal ko kayo. Kaawaan nawa kayo ng Diyos at dinggin ang lahat ng kahilingan ninyo sa Kanya at maging malusog kayo sa darating na 2020. Merry Christmas! Happy New Year! Manila! God first! Maraming salamat po, Mayor Francisco Isko Moreno de Magoso. So exit na po aga. Pagkakuha po natin ng goods ng ating mga Christmas boxes, diretso na po tayo ng exit sa ating kaliwa.
Paseco. Lakad lang po tayo, lakad lang po. Yung mga binalang box. Thank you.